nangyari ng 2018, no? Kumbaga, ano ba yung mga major-major? Major-major, ano ba? 4 years ago pa yun, 3 years ago yata. Kay Venus pa yun, eh. ano na ba ngayon? Hello everyone. And advance Happy New Year. Advance Happy New Year. Kasi hopefully ma-upload ko to before mag New Year. Yes, bago mag 2019. So, kamusta ba ang Pasko mo, Renzi? Ano pa rin? Stable lang weight. Buti ka pa. Hindi, basta ako pag no-chip yun, pag alam kong kainan, either mag-gym ako before or tatakbo ako before. Para offset. Ako after. After 2 months ko itatakbo. Wow. Anyway, ang una nating agenda for this meeting episode. Wag mong sorry. Ang una nating agenda for this episode is to announce yung winners natin dun sa last natin na giveaway. And since ang dami nating winners, 80 sila lahat, we are putting a link dun sa description nitong video na to. Yes. Dun sa Google Doc. Dun sa Google Doc na nakasulat lahat nung names nung nanalo. Yes, so check it out. Congratulations. So kung mag nakita nyo yung pangalan nyo doon, yes, you have to send us an email sa admin@wealtharchy.com. So again, don't forget, the step is check the Google Docs link to see if your name is there. Mm-mm. Kung nakita mo yung pangalan nyo doon, send us an email sa admin@wealtharchy.com. Sabihin nyo yung pangalan ninyo kasi baka mamaya code lang yung ginamit nilang pang... Kasi maraming may mga ano eh, mga, yung hindi mga parang username ng Google. So, 2019. Tapos we will send the insurance cards or the codes sa inyo by the first week of January. Yes. Okay? Definitely. So again, congratulations sa winners. And first pa lang yan, no? We will, for 2019, we will be partnering with more products and brands. So, subscribe lang kayo to our channel to know kapag meron kaming bagong pakulo. Oo. So, we will have more raffle giveaways and promos. May pabahay ba tayo sa kapakotse? Well, malay mo. Tingnan natin, tinatawagan natin ang mga real estate companies in the Philippines. Baka gusto nyong mamigay ng condo unit or house and lot sa ating mga readers, di ba? Diba? Okay. Or so, yung mga mutual fund company, di ba? Meron din silang mga prepaid na ano, may mga ganun. Mga investments, no? Mutual fund. So, we are calling out to all the brands out there. Yes. So anyway, for the last episode of the year, we decided to do a review, a year in review for 2018. Ano ba yung mga nangyari ng 2018, no? Kumbaga, ano ba yung mga major-major? Major-major, ano ba? 4 years ago pa yun, 3 years ago yata. Kay Venus pa yun, eh. ano na ba ngayon? Silver lining? Oo. What are the silver linings for the 2018? Whether you're from the slums of Tondo. Oo. So, ayun. So, well, of course, di ba, congratulations kay Miss Catrion ng Gray for winning. Isa yun sa mga nangyari na 2018. Yes, tama, di ba? Pero, bukod pa doon, ang mag-usapan natin, yung mga may impact sa financial market. Oo, yung mga may impact sa economy, sa global and national economy. Okay. So, ano ba yung mga, I think may mga nilista ka na dyan, di ba? May nilista ako dyan. Ano yung mga nilista mo dyan? Na mga major? Oo. Mga silver lining. Hindi. Number one is yung ano, yung US-China trade war. Oo. Yan. Nako. Lagi. My gosh. Alak epekto niya. Yan lagi ang nababasa ko sa Bloomberg for almost the whole year. No? Grabe. Ano ba nangyari? Well, si US kasi medyo they have, ano ba, hindi naman an axe to grind with China. Pero kasi feeling ni US, you know, parang China's been taking advantage of a lot of trade setup with them. Saka feeling din ni US, no, yung mga intellectual property is parang supposedly and allegedly is nananakaw daw ng China. Mm-mm. Ganyan. Well, pati din yung currency ng China, no, minamanage nila to some extent na nakaka-affect rin sa economy nila. So,
kapalit nun is, sabi ni Trump, is magpapataw sila ng mga additional tariff on import from China. Well, of course, the US being one of the biggest economies along still with the biggest. China. China is the second. Oo. Pangalawa, ay pangalawa na. Pangatlo si Japan. Ah, alright. Yan. So, with this fact, of course, pag merong nangyayari sa kanilang mga trade agreements and economic status and all, of course, lahat tayo affected. Meron yung aftershock. Aftershock and headwinds. Yan, headwinds. So, headwinds so how did it affect the Philippines? Well, tinitingnan ko lang, no? As of ano, 26 September, the Philippine market, from January this year hanggang December 26, and I believe magsasara yung taon, negative pa rin tayo, but from January hanggang December 26, we're down by almost 13%. Down ang stock market ng Philippines. Market. Oh, it's down by 13%, and in fact, in US market for December, it ang nabasa ko is, isa siya sa mga pinamalaking down for the month of December since the Great Depression. Ah, really? Oo. At malaki din ang down ng US market today. So, kumbaga, all over, even the Chinese market, alam ko parang is down by around 40% or about. What I've read is that the Chinese economy has experienced slowdown for 2018. Isa pa rin yan. Yeah, parang bunso din yan. Parang is one of the after effect and ripple effect ng US-China trade war. Mm-mm. Kasi kumbaga, of course, kapag mas malaki yung tariff na pinauto ng US, then yung mga manufacturers sa China or industry doon, apektado din sila kasi wala masyadong order, hindi sila makapag-ship. So, bumabagal din ang ang Chinese economy. And of course, yung US din, nagkakaroon din ng noticeable slowdown. So, of course, when the two biggest economies of the world medyo nagsasalpakan ng ganyan, eh, smaller economies like the Philippines ay naapektuhan tayo. Whether investor sentiment, okay, or in general, no, kasi karamihan naman kasi, like the US, diba, or a big chunk of our market also na export is US and China also. And of course, a large portion of our OFW remittances galing sa US. So, any slowdown from these two countries would definitely affect the Philippines. Which is, para sa mga trade war, normal na mga tao, mga usual na mga Pinoy, it's important for them to at least know this fact so that they can strategize ano ba yung kailangan nilang gawin sa kanilang mga at investments. At may video tayo dun, ha? We have a video on that, on what to do when the market is down. Hanapin na sa playlist natin. So, hindi pwedeng basta invest ka lang ng invest. Hindi. Dapat aware ka rin sa nangyayari mm-hmm. so that you can properly rebalance your investment portfolio. That's true. Yeah. Lalo na kung halimbawa, kailangan mo yung pera in the short term, meaning in 2 or 3 years time or 5 years time. Kapag may mga major events na nangyayari ng ganito, basa-basa din tayo kapag may time. Kasi baka significant din taon eh, di ba? Makain pa yung portfolio na kailangan mo. Another thing, yung Philippine inflation. Mga I think that's the number one headline for the Philippines for 2018, yung news about inflation. Tingnan natin yung mga napag-grocery nyo kung dumami o kumonti for the year. I'm sure kumonti yan. Mm-mm. Pinakamataas is 6.7% as of September. Nine-year high. So, bakit siya importante? Well, talaga namang may inflation year in and year out. Kaya lang, ang sabi na lang natin hindi maganda kasi ang target lang ng DSP is around 4 to 5% inflation. And kapag kayong inflation na lumabas is greater than the forecast ng BSP, then you know something might be wrong or something might be mismanaged na medyo of course na natatakot yung mga investors, number one. And yes, lalo na yung mga investors sa bond market or fixed income market, mm-mm, apektado din ng apektado din ng inflation rate yan. Kasi with inflation rate, pag umakyat yan, usually nag-aakyat din ng interest rate. Yan. And of course, bukod pa doon, bago ko makalimutan, it also affects the yung kita or bottom line or profits ng mga stock ng mga companies, mga nagnenegosyo of kasi course, tumataas yung raw materials nila, cost of goods. So kumbaga yung profit mo bumababa. So kung investor ka sa company na yun, bumababa ang profit, then apektado din yung value ng binibili mo or price ng stock mo. So it's also important for you to be aware of the inflation rates because
dapat ina-adjust mo rin yung budget mo eh, di ba? Totoo. So, if you see that the inflation rate is going up, then of medyo course... Medyo tipid-tipid muna. Tipid, especially dun sa pagbili ng mga medyo luxuries or unnecessary expenses natin. That's no? true. That's okay. True. So, do you think the inflation rate will go down by next year? Or next year, ano ba ang sinasabi ng mga analysts? As per forecast for next year, ang tingin nila is nag-peak na yung inflation for this year. So, kumbaga, hindi na siya masyadong tataas pa. But at it's still high. Mag-stabilize na siya. Iba Merry Christmas. Iba yung ano, no? Yeah. Iba yung mataas at iba yung tipong hindi bumababa. So, it's still high, but it will remain at that level, more or less, it go down? Ano na, medyo mag-stabilize na siya. Kumbaga, hindi na siya akit pa. Pero gusto natin siyang bumaba. Within the target range ng BSP. Uh-oh. Although si BSP medyo nagtaas na siya ng ano ng inflation rate target. Okay. Yo, so, yung Pogo. Yung Pogo nga, which is yung Pokemon Go. Pokemon Go na nag-release ng Gen 4. Philippine Online Gaming Operations. Ano to? Kaya nagkaroon ng influx. Ano ba tong Pogo na to? Ba yung sinasakyan? Pogo stick. Hindi na yata gumagawa ng gano'n. Sa panahon mo lang ngayon eh. Hindi, nabasa ko na sa tito. Yun nga, kaya nagkaroon ng influx ng mga Chinese dito sa Pilipinas, especially doon sa Bay Area. Bakit? Kasi nagsiset up sila ng Philippine Online Gaming Operations. Mm. Kasi, bawal kasi yung gambling sa China. So, you cannot set up a gambling company there. Oh. Pero kasi nag-open ng Pilipinas na we will accept applications for online gambling operations. Ang mga Chinese mahilig magsugal. So, sino yung makikater sa Chinese market? Kundi, syempre yung mga Chinese companies then who are setting up in the Philippines. So, para siyang BPO ng China. Parang ganon yung nangyayari. So, syempre itong mga Chinese companies na to, they are buying real estate properties, they are leasing out units, particularly dun sa Bay Area. So kaya yung balita ko parang a lot of office spaces also. Yes, yun nga. Kaya nga nag-shoot up yung prices ng real estate. Bay Area, how about Makati? Kasama na rin kasi nandun yung mga doon tumitira yung mga Chinese expats, no? Of course, syempre bukod sa Bay Area, yung surrounding cities talagang naka-experience ng pagtaas. And a friend of mine who is a real estate investor, sabi niya, if you bought a property para siya i-resell for profit, now is the time to tip na yan. So yung mga bumili ng mga 5, 6, 7 years ago na gaano kalaki yung shoot up? I'm not sure with the numbers, but yung friend ko na nabili daw niya yung condo niya na parang 180,000 to 100,000 per square meter kasi ngayon daw 350 square meters. So, almost double the price. Almost double? Pero ano siya, he bought it mga 5 years ago. I'm not sure. But it was a long time ago. But yun nga, ang sabi niya is if 20% per year kung almost double. Yeah, if you bought a property before with the strategy to resell it at a higher price, Now is the good time, especially if you're selling in the Bay Area, if the property is in the Bay Area. And ano, parang may mga nakakausap din ako na real estate property research firms. Ano daw, malaking contribution din daw ng Pogo sa real estate. And it has created actually jobs for the Filipinos. Like what? Yung mga ano, mga dealers, kasi mga Pinoy yun eh. Kasi, alam mo yun, mga... Hindi siya puro Chinese lang. Hindi. The Chinese are the operators. So they are the ones who yung mga IT personnel kasi online gaming. Okay. Pero kunwari yung poker table, yung parang dealer kasi yung dealer naman usually wala naman siya talagang ginagawa. Wala siyang decision or ganun ng barahan. So they hire Filipinos actually. So medyo naka-sexy outfit nga lang. So alam mo yon. So ang feeling mo talaga parang naglalaro ka ng in real life, no? So meron siyang
market. Okay. And sa Makati nga, daming ano eh, Chinese na ano. Yeah, kasi yun nga yung mga IT personnel, yung mga expat, yung mga Alabang, admin. Alabang even. Yeah, they are looking for properties to where they can stay there. But in the Bay Area, nandun yung mga office spaces sila at saka mga operations sila. So yun. Yun. So and will it continue in 2019? Sabi nila, yes. But we don't know if we are reaching a bubble, no? Pero there a lot of the real estate experts that I've talked to is hindi, wala naman daw bubble, but the market of the Chinese parang baka magkaroon ng slowdown. However, there's always a market daw for real estate. Yun, ganun sila ka-optimistic about the industry for next year, no? Siguro ako diyan is yun nga eh, whether you do fixed income market, you do equities market, you do, you know, real estate market. Siguro maganda yung really diversify kasi, you know, yes, whichever way the, like right now, di ba, down ng equities market. So kung nagsimula ka na start of the year, minus 13% ka. Yeah. I believe bonds also kasi paket ang interest. Pero kung meron kang real estate investments, tapos you're actually ano, doing, you're doing which, well. Which did good so, for kumbaga, this year. Sabi nga nila sa investment, you invest in negatively correlated assets. Kumbaga, kung pababa yung iba, maghanap yung investment na sa liwayan. Umaakyat. Para whichever way the market goes, panalo ka. Oo. May nakalimutan pa tayong market. Ano? Forex market. Forex market. Ako, pinakamagulong market. Anyway, well, in terms of the exchange rate, peso US dollar na lang. Humina ang peso, definitely. Yeah. Start of the year, mga 50 thereabouts, di ba? Yes, mga and ganun. Ngayon, it's 52, pero umabot siya ng 54. So, yeah, kung dami kong kinonvert na dollar. Siyempre, di ba? I have my own dollar reserve. So, kung halimbawa, bumili ka ng dollar, tapos nag-invest ka sa dollar fund, dollar investment, di ba? Tapos, nag-gain ka ng, kunwari, 10% for the year. Tapos, yung binili mong dollar, binenta mo ngayon. Mm-hmm. Tapos, kung 50, tas 52, that's 4%. So, parang 14% ang kinita mo. Parang ganon, yeah. Kung tama yung math mo. Oh. But for me, yeah, kasi in 2017, I did a lot of travels abroad. So, marami akong biniling dollars kasi baon ko. And then, 2018, saan ka nagbenta? 54? Well, naalala ko dati 49 pesos ko binili yung dollar ko. Tapos, not bad, ha? Tapos tinago ko siya kasi I was expecting na I'll also do a lot of travels for 2018, international travels. Mm. But, nung nag-hit siya ng 54 pesos, kinuha ko lahat ng mga naka tago kong dollar. Sabi ko, ipipeso ko na muna to. Yun. Profit take na. Yeah. So again, mga simple strategies that will, alam mo yon, help you if you are aware of what's happening, no? Hindi lang basta showbiz saka, gossip ang alam mo, di ba? Saka at least, comics. So at least kung ano yung nangyayari sa economy. Sometimes puro showbiz. These little things can help you, eh, di ba? Mga simple strategies, simple tasks that you can do na pwede kang kuminta ng konti. Parang ano yan, eh. Alam mo kung saan para yung hangin, di ba? Alam mo kung sa pabuti yung hangin. Yung ba ginagawa, yung ba yung ginagawa nyo noon? Kasi kami, i-google na lang namin yung wind direction for the day, eh. Oo. At least you know the wind kung sa pabuti yung hangin para at least you can adjust your safety. Yes. And of course, if they don't have time, they can always consult a financial planner. Like us. Oo. Okay. So, meron pa ba? Yun lang yung mga major. Major. Major, okay. Sige. Ang iyong outdated na major. Okay. So, I hope na there will be more silver linings for 2019. Ayan. And we'll from the slums. Thank you for being with us for maraming the salamat. Year. Thank and you. Sa mga bagong nag-subscribe, thank you. Saka sa mga nag-share din, maraming salamat. I think dumami subscribers natin for the year by like 2 or 3,000 ata. Yeah, oo, salamat. You. And we promise to give you more informative episodes and content for next year. So kung meron kayong ano, if you have some suggested topics, please do comment na. Tapos promise, nililista namin yan. Tapos yan, products, na financial, na gusto even, nilang ipa-feature. Gusto ninyo, sige. Go, alright. G tayo dyan. Alright. Okay, so thank you and please share this video and give it a thumbs up. And then if you're new here, please subscribe to our channel and
See you next year. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye.